Magandang araw sa inyo lahat. So nandito tayo ngayon sa Corroncho Avenue. Dito lang sa tabi lang Pasig Mega Market. Ito na ang truck ng MDA. At isasampa yung dapat isampa. So ito nga revolving tower. So nandito lang tayo sa gilid ng Pasig Mega Market. Ito kasama natin yung Pasig Animal Control. So sa araw na ito, yung clearing operation ng LGU saka ng MDA, lahat damay. Sidewalk clearing, illegally park, lahat ng obstruction sa kalye, isasampa lahat sa truck. So andito na tayo sa intersection ng Caroncho saka ng San Agustin Street. Pag diniretso yung pinagbuhatan. So ito, diretso tayo sa may pinagbuhatan. So andito na tayo sa pinagbuhatan. So hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ito lang mga leader natin na nakakalam. Kaya sama lang kayo, ha. Ito tayo ngayon sa may Kaliwag Street, sa may barangay pinagbuhatan. Ito consider na obstruction ito dahil nakaharang sa kanto. Pinakakanto ito eh. Iwanan muna natin pasamantala yan dahil nahuhuli tayo. Sigurado yung kakarga na yan sa truck. Dito tayo sa unahan. So ito, ticket na ito. Harang na talaga sa kalye. Ito, kung matatandaan nyo, ito yung pinaalis ni Colonel dito kay nanay. Nandito pa rin. Kanino po? Sa bangketa po. Hanggang kailan yung sinasabi mong dyan kayo? Pero hanggang kailan? Baka mga ano, magkasi mag... Ate, may hangganan ang pakiusap. Wala pa kami kapera-pera, wala pa kami hanap buhay ko. So, anong sinasabi ng barangay? Eh, habang ano, sige. Baboy! Naawa ko sa inyo, nanay. Pero hanggang kailan? Kung mayaman lang ako, patitrahin kita sa mansyon. So ito yung dating video natin na tinanggal na, pinutulan na, oh. Ito. Ito yung sinasabi ng LGU sa kanang MDA na sila na magtanggal dahil pag ang MDA magtanggal, baka magiba. So ayan siya, pinutulan na. Ito, nadaanan ng authority at illegal terminal ito. Ayun, nagturo na si Colonel Rojas at titikitan lahat ito. Makita tayo, makita nila, ito na si tabi, tumakbo para nakatago. Iwas, na-check one pa rin. Dapat, nagsintalat-talat sila. Ito, nakasampa ako dito sa truck. Nakaharang sa sidewalk.
dito natin sa Market Avenue. Itong kabila, ito yung Barangay Palatiw. Ito, kakanan tayo dito sa Dr. Pilapil. Ito, nadaanan dito sa Dr. Pilapil. Ito mga alaman, so kargalat sa truck. Ito, paglakaya, isito. Nandito na tayo sa lugar ng Lupang Pare. Pagka diniretso itong street na ito, labas na ito ng Mercedes Avenue. Ito yung lugar na lahat ang pangalan ng street ay prutas. Katulad nito, abukado, saka atis. So lahat ang madaanan dito na obstruction, ikakarga sa truck, o lahat ng mga illegally parked, ayan, titikitan. So ito lang si Colonel Rojas at naka megaphone. Ayan, tinatawag ni Colonel yung truck. Tata na uuna. Ito'y kakarga ito. Buboy. Ay, ito. Ito pala. Gigibayin pala ito. Itong kinuna ng bike kanina, saka dati ito, kung mapapansin nyo, ito eh, carwash dati ito eh, na kuha na yung mga drums. Marami pala itong laman sa loob. Bali, pinaka ano pala ito eh. Tangke ng tubig. So ayan, iniwan na ng authority ng MMDA saka ng LGU na sila lang ito magpapatuloy niyan. At in-advise ng authority na itabi na lang nila yung motor. Itong lugar na ito, kung matatandaan nyo, ito yung Legazpi. Ayan o, yan na yung mga giniba noon. Na-demolish na ito eh nung mga nakaraang video natin. Magmula rito hanggang doon sa dulo. Mga ano ito eh, mga 500 meters hanggang doon sa dulo. Yung mga dinimolish na ito. Pero tingnan nyo, malinis na oh. Dati kasi talagang puro bahay yan. Ayan. Ayan, yung payong na yan, talagang kukunin ng MMDA yan dahil pagka ibinigay yan, ibabalik pa rin at ibabalik ang mga yan. Itong lugar na ito, yan, puro mga tindahan yan. So, naibalik na yung sidewalk, oh. Labas na. Thank you.
yan, yung mga lamesa na yan sa trap ng Pasig Italagay. So yung LGU na ng Pasig ang nag-maintain dito na para ipagpatuloy yung pag-self-demolish ng mga residente rito. So andito na tayo sa F. Legazpi. So itong pag kumaliwa dyan, yan ang West Bank. Pag diniretso, ito naman ang East Bank. So dito kakaliwa yung clearing operation. So na-clearing na ito eh, for follow-up na lang ito. Kabila, yung truck, sampa na rin ng sampa. Lahat ng mga obstruction doon, sinasampa sa truck. Ayun na, pinokpok na ni Colonel Ruas yung bubong. Sagot kita. So lahat ng mga tinatanggal na yan, iwanan muna natin dahil ang daming truck doon sa Ulian, no? Ang dami doon. Doon lahat yan sinasampa. Mayroon sa Unan at mayroon din sa Ulian. Doon. Ayun, no? Ayun na yung truck ng MMDA. Sampa na ng sampa doon sa Unan. So ito naman, nahara ng authority. Walang helmet, saka nakachinilas lang. Tangkay, balik din tangkay. Kunin mo yung tangkay. Sir, nasa tabi na lang, sir, diba? Yung kalan, may kalan ba yan? Sir, hindi naman po obstruction ko, sir, diba? So ayan, maski anong pakiusap na may-ari, so wala na sila magagawa dahil nga nailagay nila sa bawal, kaya talaga ang kukumpiskahin ng MMDA. So nandito pa rin tayo sa West Bank Road, sakop ng Maybunga, Pasig. So nandito pa rin tayo sa West Bank Road. Ayun o, ang ganda ng pila ng tricycle. Yun naman yung nakikita nyo, yung bridge na yan. Papunta na ng Kainta yan. Ano yun eh, Ortigas Extension. Tapos pagka kakaliwa, yan yung Genis. Ganda. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning.
Ayan, di ba? Ang ganda ng pila ng tricycle dito. Papunta itong Talipapa eh. Ito, dati na pagsabihan na ito eh. Ilang beses ito na pagsabihan. So, andito pa rin sila. Tikitan to. Ano ito, Sir Bong? Ay, bangkita na. Oo. So ito, itong ihawan na ito, nakapatong na sa sidewalk. Titingnan natin kung anong gagawin ng MMD or ng LGU, kung anong gagawin dito. So ayon kay Commander Commander Rojas, at pinabubuhusan itong tubig. Tapos tibagin. Ayan, binabasto na ni Colonel Rojas. So yung sabi ko sa inyo, yung basto ni Colonel Rojas, 3 kilo yan, sulit na bakal yan. Hindi lang basta-basta basto niya, sulit na bakal yan. So yan, giba na. Nakapatot ang sidewalk. Kabilaan ito mga kabayan. Nasa Genius tayo ha, dito pa rin sa Pasig. So itong kalender ha, damay, yun nga lang, ipapapasok lang yung mga ulam. Ito sa tabi, ihawan. So, gigibayin din ito. Paikot lang ito, bali tapatan lang ito mga ginigibari ito. Nakapatong lahat sa sidewalk itong mga gulay na ito. Hey, stop! Mahaba ito. Ang haba nito. Halos ito nakapatong. Hanggang dito. Lahat ito isasampa na sa truck. At kukumpiskahin. Hanggang dito. Ayan. Ayan. Good morning, sir. Good morning po. Ano po ba ito?
ito yung nireklamo na yung ultimong bangketa, drainage ay sinakop na nila. Pinakiusapan na namin sila, akala nila tapos na yung 60 days. Hindi po, ito po'y nagsisimula pa lang ng ating bagong henerasyon na kinakailangan tuloy-tuloy yung pagbabago, tuloy-tuloy yung kailangang madaanan na yung ating mga bangketa at kalsada. Sir, ilang beses na po ba silang pinagsabihan? Actually, hindi lang muna pagsabihan. Meron na silang mga several notices. Tapos meron tayo nagpa-public address. Pinakausap pa rin sila, ayaw pa rin nila. So we have no other choice kung hindi alisin po sila sa bangketa para makita nila na seryoso ang ating pamahalang lungsod ng Pasig. So wala silang rason para magreklamo? Wala po. At bukod sa notice, may abuso po sila. Maraming salamat, sir. So ito na yun, ayon kay Dr. Pongtilion. So ito na, talagang tutuluyan na ito. Pasensya na namin yan. Hoy! Pasensya na lang po din yung pinuha. So ito, kukunin na. Wala na ako doon. Saan ka naman kwarto? Sa may kamila, sa may... So nauli tayo mga kabahayan. Ando na yung truck, oh. Ando na yung tropa ng authority. So tuloy-tuloy lang ang karga nila. Ma'am, tinanggal na po. Okay na po. Baka meron pa po. Okay na po. Salamat po, ma'am. Ito, pinapasok lang yung mga pagkain para kunin yung patungan. Ito, habang binabakbak ito, ayun pa sa kabila. Oh. Okay, tanggalin na yan. Tayo palang gigibahin dito. Ito, gibarin to. Ito na si Colonel Ruas, nasa unahan. Toro ng toro. Kung ano mga gigibahin. Kawawa naman. Lalang bahay. Balit bahay. May nakatira ba doon? Ito, lang ang upahan po yan. Ah. Kapagpikita na po, ay pikita na. Ang ganda ng pagkatabi ng bahay na ito kasi yung ginawa nilang poste yung ano yung puno ng aratilis ayun o kaya hirap na hirap gibayin ayan
So ito yung vulcanizing shop, pakpak na. So yung may-ari nila magpapatuloy nito para ma-save nila yung kanilang mga gamit.